Unang ibon natin sa araw na ito ay ang common kingfisher, isang migrant. Ang pangalawang ibon natin ay ang wood sandpiper, isa ring common migrant dito sa Pilipinas. Merong isang malaking egret dito, it seems a great egret siya. So kung hindi ako nagkakamali, ito nga ay isang great egret dahil malaki yung kanyang tuka. Minsan mahirap talagang i-distinguish ang great egret sa intermediate egret, lalo na kung hindi sila magkasama. Magandang umaga ulit. Nandito tayo ngayon sa isang bahagi ng Kaut Lapaz Tarlac. Yung pupuntahan talaga natin ay nasa banda pa roon. Tumigil muna kami dito dahil marami kaming nakitang mga ibon dahil inaayos na nila yung mga palayan. Ilista na natin ang mga sumusunod. Ang Tortoriyok, ang Sipaw, Pipit Lata, at Pipit Kogon. Lahat ng yon ay common resident dito sa Pilipinas at makikita talaga dito sa lugar na ito. Idagdag na rin natin ang Kanaway at Layang-Layang, common migrants naman dito sa Pilipinas. Medyo pangit ang daan dahil sa lumipas na bagyong Vicky, pero ayon naman dun sa nakausap namin kanina, kaya namang dalhin dun yung tricycle. So tara na, ipagpatuloy na natin ang pagtungo doon sa lugar. Maraming egrets dito, i-identify natin sila kung anong uri sila. Ang mga ito apparently ay Tagak Kalabaw, Eastern Cattle Egret. Isang mamumugot o Tarat San Diego, Long-tailed Shrike, common resident. So andito na tayo sa lugar na sadya natin. Ang lugar na ito ay tinatawag na flood control or simply control. Ginawa siya para yun nga makontrol yung baha tuwing tag-ulan. Ang lugar na ito ay malapit lamang actually dun sa local patch ko. Yung local patch ko na lagi nating pinupuntahan ay nandoon about 2 kilometers from here. In fact, pwede siyang lakarin. Magdidire-diretso lang dun sa palayan doon. Kaya lang minabuti naming dumaan dun sa mas maganda na kinailangan naming dumaan sa katabing barangay namin. Yun nga lang, nakita nyo naman yung daan kanina, pangit din dahil sa nagdaang bagyo nga si Vicky. Hindi ko in-expect yun actually dahil ilang araw naman nang hindi umuulan. Malamang sa malamang, all throughout the video ay makakarinig kayo ng ingay itong makina dahil common ito dito sa panahong ito dahil nga nagtatanim na sila ng mga palay. So pagpasensyahan nyo na ang ingay na maririnig ninyo. Check na rin natin ang little egret. So obserbahan nyo uli yung kanyang paa tulad nung ginawa natin sa Canarim Lake. Ang little egret mas madali siyang i-identify kaysa dun sa tatlong iba pa. Dahil ibang-iba ito. Kulay itim yung kanyang tuka. Samantalang kulay berde naman yung kanyang paa. So sa lahat ng uri ng egret, siya yung pinakamadaling i-identify. Idagdag na rin natin ng ibon pare, pied thriller, tiko, white-browed crake, Maya o Mayang Pula, Chestnut Munya, at Bato-Batong Kadigbe, Zebra Dog. Lahat ng ito ay pawang mga common Philippine resident. Listo na rin natin ang Tikling or Bar Drill. Isang great egret ang nasa kaliwa at isang little egret ang nasa kanan. Nakikita natin ang size difference ng dalawa. Isang purple heron
Idagdag na rin natin sa listahan ang buff banded rail, tikling. Tinawag pala siyang buff banded dahil doon sa kulay orange-yellow na balahibo sa kanyang dibdib. Isang brown shrike. Ayon pala sa aklat na Birds of the Philippines ni Desmond Allen, may tatlong uri ng brown shrike sa Pilipinas na nabibilang sa dalawang subspecies group. Ang nakikita natin ngayon apparently ay isang northern brown shrike, isang uncommon migrant dito sa Pilipinas. Kulay brown ang ulo nito at maging ang kanyang bulbul. Check na rin natin ang yellow-vented bulbul. Malipako. Idagdag na rin natin sa listahan ang pipit bakaw or golden-bellied jerigoni. Nabasa ko sa Wikipedia na jerigoni or something like that ang pronunciation nun at hindi jerigoni. Marami tayong nakitang ibon sa lugar na ito pero kailangan na nating magtungo sa iba pang bahagi. Unahin na natin ang bahaging ito. So susubukan nating dumako pa doon. Maglalakad na lamang tayo dahil pangit nga ang daan para sa tricycle. Tingnan natin kung anong mga species ang makikita natin doon. Ito yung isa pang subspecies ng brown shrike dito sa Pilipinas. Tinatawag itong Philippine brown shrike. Ang kaibahan nito dun sa kanina, may kulay gray siya sa ulo. At ito, kung hindi ako nagkakamali, ay isang lalaki. Meron tayong nakitang isang warbler dito. Pero wag natin siyang pangalan ng Arctic warbler dahil hindi ko narinig yung iyak niya. Kasi may mga katulad na ibon ng Arctic warbler, yung Kamatsaka at saka Japanese leaf warbler, I think. Yung tatlong ibon na yon magkakatulad lamang. Ang paraan lamang para ma-identify ito to species level ay ang kanilang calls or songs. Hindi ko narinig yung kanina, so sa ngayon tatawagin natin siyang Arctic / Kamatsaka / Japanese leaf warbler. Baka makalimutan natin, ilista na rin natin ang blue-tailed bee-eater, parik-parik, at ang mayang bahay o mayang simbahan, Eurasian tree sparrow. Isang yellow bittern. Hindi siya gumagalaw. Lista na rin natin ang Maria Capra, Philippine Pied Pantail, isang Philippine endemic. Parang sumisikip yung daan dito at lalong pumuputik. So mabuti pa, bumalik na tayo at magtungo dun sa isa pang bahagi ng lugar na ito. Ilista na rin natin ang Lowland White Eye. Meron dito ilang individuals. Meron akong nakitang kilyawan dito, black-naped oriole. Resident dito sa Pilipinas. Hindi ko akalaing meron nito dito. First time ko pa lamang makakita sa lugar na ito. So, it's really good news. Tanghali na. It's almost 12 o'clock. Pero ang gagawin natin, susulong pa rin tayo doon. Merong bahagi dito na makikita yung ilog. Yung Chico River. So, subukan pa natin pumunta doon. Kasakaling may makita pa tayong mga ibang species ng ibon. Ilista na rin natin ang white-breasted water hen. Meron kaming nakita dito. Idagdag na rin natin ang collared kingfisher, salaksak. So, nandito na tayo malapit sa ilog, Chico River. Dagdag na rin natin sa listahan ng striated heron. Isang ulok or riwariw,
Eurasian or common moorhen. Marami pa rin sila dito sa lugar na ito. Idagdag na rin natin sa listahan ang common sandpiper, isang migrant. Little ring plover. Idagdag na rin natin ang Dominico Philippine Magpie Robin, isang Philippine endemic. Ganun na rin ang Bacau Canela Cinnamon Bittern, isang resident. Dito na nagtatapos ang isa na namang birding adventure. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo itong video, please leave a like and mag-subscribe na rin sa aking channel. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa lahat. Sana ang 2021 ay maging masagana para sa ating lahat. And I hope to see you next time. Bye-bye!